may isang lugar sa mundo kung saan ang isang pirasong kalapate ay nagkakahalaga ng $200,000 o higit pa. At ito ay sa Taiwan. Dito, ang racing pigeon ay isang national sports at talaga namang kinakabaliwan. Dahil sa isang panalo, pwede kang maging isang instant millionaire. Ang kompetisyon dito ay sadyang mahirap at mapanganib. Ayon sa chismis, ito ay ginagawang sugal ng mga mafia. Para sa 30,000 Taiwanese pigeon panzer, ito ang paraan nila upang matubad ang pangarap nila na sumikat. Narito ang kasaysayan ng pigeon industry kung saan ang mahirap ay pwedeng maging mayaman kung ikaw ay mananalo sa mundo ng napakahirap na pigeon racing. Ang Taiwan ay halos kasinlaki lang ng Quezon City na may 23 million people katao. Kung ikaw ay mag-iikot dito, makakakita ka ng kakaibang istruktura ng mga pigeon loop na nasa ibabaw ng rooftop, apartment, at maging sa gitna ng mga bukid, meron din pigeon loop. Halos lahat na yata ng bahay dito may pigeon loop, kahit saan lugar ka pumunta. Sigurado, mga tao rito ay addict sa racing pigeon. Kung yung ibang bansa ay nahuhumali sa karera ng kabayo or aso, dito sa Taiwan, nakapokus lang sila sa karera ng kalapate. Bakit kaya? Siyempre, ang dahilan ay pera. Sino ba naman ang ayaw ng pera? Dito magsisimula ang lahat sa isang local pigeon auction kung saan ang mga kalapate binibenta dito ay para lamang i-breed. Tensyonado dito dahil matataas ang presyo ng mga kalapate. Ang bayaran dito ay cash basis. Hindi uso rito ang salitang gift bird. 30,000 na professional Taiwanese panzer ang naghahangad ng biglang yaman. Kung suswertein ka sa karera, pwede kang kumita ng milyones. Pero magagawa mo lang yon kung makukuha mo ang pinakamagaling na bloodline. Ang pagpili ng magandang breeding at linyada ay sadyang napakahirap dahil di ka sigurado kung ito'y mananalo. Hanggang ang Taiwanese na si Chai ay may napili na bloodline. Ito ay ang linyada ni Peter Mervy. Determinado siyang makuha ito dahil kailangan niya ang linyadang ito para ipares niya sa kanyang champion. Nang sa ganon, magkaroon siya ng inakay para ilalaban niya sa susunod na karera. At di naman siya nabigo, nakuha niya ito sa halagang $2,800. Nakatumbas na 3 sweldo ng isang regular employee sa kanilang bansa. Maswerte ako at nakuha ko ang gustong bloodline ko. Mabuti na lang, wala nang ibang nagbid. Mataas ang expectation ko dito, kaya excited na ako. Na magkaroon ng magandang resulta dahil ang mahal ng bili ko dito. Sa edad na 18, natutunan ni Tai ang pigeon racing mula sa kanyang tatay. Sa loob ng 4 na taon, 3 beses siya nanalo, kaya siya naging milyonaryo. At noong 2001, na-feature pa siya sa Belgian Yearbook. Pero matagal na yun at hindi pa nasundan, kaya't nauubos na rin ang budget niya sa racing pigeon, kaya kailangan niyang manalo sa susunod na karera. Si Tai ay suportado ng kanyang pamilya sa kanyang hobby. Ito ay tumutulong sa breeding. Samantalang si Tai ay busy sa pagtitrain ng mga young bird. Ang bagong bili niyang kalapate ay nilipat na niya sa napakalaki at napakagandang breeding loop dito sa Taiwan, kung saan pinagpapares ang mga mamamahaling ibon na pwedeng mag-produce ng champion. Ang Dutch bird na nabili niya sa auction ay inihandal niya na sa breeding sa loob ng 6 na buwan at sinasanay niya muna ito sa kulungan. So ngayon, si Tai ay gumagawa muna ng bloodline sa kanyang premyadong kalapate. Ang tawag ko rito ay Super Warrior, champion ng Tag Cebol noong 2002. Record holder pa rin siya sa Southern Taiwan. Ang anak nito ay nananalo rin. Ang pagpapares sa apo ni Super Warrior ay inaasahan ni Tai na maglalabas ng mabilis na young bird. Ang buwan ng August ay ang panahon upang pumili ng mga breeding pair. Ang kanyang desisyon ay base sa kanyang 20 years experience. Ang anak ni Super Warrior na malakas at mabilis ay papares sa pamilya ng mga malalakas din. Ang mga napiling pair ay ibubukod at ilalagay sa kanyang cages. Pero hindi pa sigurado kung sila talaga ay magpe-pair, kaya pinagdadasal ni Tai na sana maging compatible ang mga pair na napili niya. Ang racing pigeon sa Taiwan ay sadyang kakaiba. Sa Europe, ang isang ibon ay pwede mong ilaro taon-taon. Kumbaga, pwede ang old bird race. Samantalang sa Taiwan ay hindi na pwede. Young bird race lang sila.
Wala silang old bird race, kumbaga sila young bird specialist. Kaya kailangan ni Tay na mag-produce ng young bird taon-taon. Ang bawat pigeon puncher ay iniisip nila na alam nila kung paano mag-breed ng champion. Sila ay nagbabase sa pedigree o bloodline history at sa mga race record na na-achieve ng mga ibon. Para malaman mo kung gaano kabilis, kagaling at kalakas ang isang ibon. Sa ganitong kalakaran, ang magkakamalang na malaking premyo ay ang makapag-breed ng pinakamabilis na ibon. Dahil ang laban ay karera. Ang inahe nito ay mangingitlog na at magiging apo ni Super Warrior. Si Tay ay excited na dahil pinanganak na ang kanyang future champion. At sa wakas, nangitlog na rin ang dalawa. Para malaman niya kung mapipisa ito, pinapakinggan niya ito kung may gumagalaw sa loob. At kanya itong minamarkahan. Sa wakas, after 18 days, napisa na rin ang itlog. Isang malakas na inakay ang lumabas. Ang lahi nito ay ang kani Super Warrior. Isang malupit na karera ang naghihintay sa kanya. Ang mga inakay na kasali sa race ay dapat makabitan ng singsing 5 araw mula sa araw ng kanilang pagpisa. Ang mga singsing na ito ay legal na nakaregister sa mga Pigeon Club. Ang lahi ni Super Warrior ay nakabitan ng singsing na may last 2 digit na number 13. Ito ay malas. Ang premyo sa nasabing race ay depende sa dami ng ring na nabili o na-entryhan. Ang tinatayang 30,000 entry bird ay may premyo na tumataginting na $600,000. Mas maraming entry, mas malaki ang premyo. Bukod pa rito ang pustahan at side bet. After 1 month, ang mga young bird ay full grown na at pwede nang i-training. Kailangan natong ihiwalay sa kanilang mga magulang at si Tay na ang bahalang mag-alaga at mag-training sa kanila. Si Tay ay umalis muna sa kanyang bahay at lumipat sa kanyang pigeon loop, 30 kilometro ang layo mula sa kanyang bahay. Mag-isa lang siya dito sa loob ng 5 buwan upang paghandaan ang lalapit na karera. Ang lokasyon ng loop ni Tay ay nasa Dali, kung saan katulad ng nakakarami, ito ay nasa gitna ng palayan. Sakop ito ng Shanmin Pigeon Club, isa sa 3 dan club dito sa Taiwan. Very challenging ang karera dito. Ang mga kalapati ay kailangan tumawid sa malawak na dagat. Subukan ang galing ng mga kalapati ni Tay. Kung matibay talaga, meron silang 5 buwan bago magkarera. Gustong gusto ko talaga lumaro sa Shanghai Pigeon Club dahil para sa akin, very challenging ang laro dito. Ang karera dito ay 5 lap. Kasama na rito ang malupit na open sea. Matira matibay at iinan lang ang nakakasurvive. Kakayanin kaya ito ni Pigeon number 13 at ng kanyang grupo ang malupit na open series na ito? Abangan ang susunod na kabanata.